So, ito ay last ban ng Virtus Pro. So, feeling ko talaga iniisip nila dito yung ano, yung hero ni Mind Control. Control. Na talaga makokontrol sila na offlane plus Wind Ranger. Kasi isipin mo yung Wind Ranger na position 4 na naka either Blightstone or Orb of Venom, minsan base agad eh, first item eh. Yung bonus damage talaga eh. Plus sa maharas eh. Yung first kill ni Dazzle. Open yung Earthshaker ah. Favorite ni Mind Control yun eh. Yung Earthshaker. Wala, kahit ano naman kasi hero ni Mind Control eh. Pero kanina medyo ano eh, Brewmaster niya, sakto lang yun. May Global Silence kasi. Hindi kasi hindi nag-stand up din. Ito. Feeling ko ano naman ito eh. Pwede na silang mag-ano eh. Dragon Knight. Ayun. DK nga. DK rin. DK na naman. So DK na naman si Noone. Na medyo yun nga, parang kanina kasi yung Draw Ranger. Hindi rin siya maka-free hit eh. Naka-free hit lang siya nung pag ano na eh, sa barracks na nila yun eh. Kasi nga nailang siya doon sa DK eh. Pwede siyang dumive talaga eh. So parang same ano lang din tong ano eh. Same plan lang din yung Virtus Pro eh. Initiator, may tank na papasukin yung Draw Ranger. Yung kaya mag-sustain ng physical damage. Tapos may weave pa sila ngayon. Plus the backlines nung Supernova. Hindi nila kailangan ng global ngayon eh. So ang ganda nung pick na Dazzle eh. 10 seconds remaining. Slark. Malaging mag-hunt lang yan. Hunt. Siguro niya yung Draw Ranger, pati yung Wind Ranger. Triple, parang triple tank sila dito eh. Tingnan natin ah. Uy, naku po. Mukhang ano ah, ang sumigaw yung crowd dito. Sumigaw yung crowd. Kasi, Team Verso. Team Verso. So, yun yung ililay nila sa DK na alam naman natin na hindi kayang tumagal yung DK sa lane pero kaya siyang paray ni Timber dahil nga doon sa first kill niya na kinukuha yung main attribute or nababawas pala yung main attribute. So medyo hirap si Deep, nahirapan si DK dito ah. So tingin mo, Paul, ano? Virtus mo solid pa rin pare. Virtus yung po. Bagay. Parang ano eh. Kumbaga ano yun? Chop suey. Kompleto lahat pare. Talaga, okay. Kaso so Virtus Pro wala silang pamburst ngayon kay Timber eh. Ayun kasi lang. Isa sa mga weakness ni Timber yung ano eh, yung magic burst eh. Di ba? Kasi dahil sa reactive armor niya, kung puro physical kayo, tataas naman tataas. Pero tingnan natin kung maganda yung quest 1 din ng Timber. Depende pa rin kung paano siya mag-snowball. Oh, yun. Pati sa lane niya. Mm-hmm. Tapos yung Phoenix Egg, marami naman sigurong hit sa ano, sa NIP since Draw Ranger, Wind Ranger yun. Maraming pwedeng tumira ng egg ni Phoenix. Pero kung ito yung Supernova, makapwesto ng maganda. Plus ide-defend pa nung ano, Virtus Pro. Pwedeng mag-connect yung Supernova dun. Hindi, saka may Axe din eh. Yun. So okay, if mag-Supernova, tatalon yung Axe para hindi ma-normal yung Egg. So, sana maganda itong laban na to kasi kanina medyo one-sided talaga eh, no? Pero ngayon, tingnan natin ah. Gandang Virtus po. Pero sa tingin mo pare, sino kaya mag-champion dito sa Kuala Lumpur? Anong sa tingin wala, mo? Wala eh, secret ako rito eh. Secret ako parang all the way kasi secret. Papi plus yung Tunisia, 'di ba? Yung bago nilang player na 17-year-old. Ganda ng performance eh. Pero siyempre, gusto ko talaga mag grand finals dito ano, secret sa ka AG. Yung kasi yung exciting na game eh. Kahit anong hero pwedeng lumabas eh. Oo nga. Yung LGD ko naman natalo kanina eh. Yun lang. Ito, diba? Game na. At ito. Simulan na natin mga sir, yung game number 2 ng Virtus Pro versus Ninjas in Pajamas. At eto na oh, regrouping na agad yung NIP dito sa bottom lane. At si Ramses yung makikita dito. Mind Control. Nakaisang right click lang dun ah. So ganun pa rin yung lanes lang ano, lang ng NIP. Or ano lang to, para ma-box out lang sa bounty rune. Box out lang siguro. So malamang angat lang si PPD. Or pwede rin siya mag-stay dyan. Kaso parang medyo alat nga yung ano eh, yung Draw Ranger, Wind Ranger na lane eh. So
Ewan natin kung magta-top si PPD rito. Pero tingin ko magta-top siya. Yun nga. Feeling ko ipipilit niya yun eh. Yung ano, dalawang ranger natin. Hmm. Ito si Axe medyo nag-ready na mag, ano, mag-cut ng creeps. At no one dito ah. Ayun na. And Vata naman sa mid lane. Hmm. Ayun na, nag-TP na si PPD sa top. Yan. Oh, kasi na shutdown talaga sobra yung draw ranger ng game 1 eh. So ayaw niya nang maulit yun. Maulit 'yun. Oh, kaya kailangan may nagbe-babysit na talaga. At thank you. Na may tubig tayo dito. Medyo nanunuyot yung ano eh, lalamunan ko lagi. Kasi malamig. Ay. Yan. Mind control dun sa bottom lane. Nako. Tumatakbo lang muna. At harassment coming from solo. Saksa din ang binibigyan niya. Oo. Binibigyan niya space doon yung carry. Tapang ni solo rito. Then na-force din kasi mag-learn ng shackle shot tong si ano eh, si Saksa eh, kasi muntik mamatay si ano eh, si mind control doon eh. So medyo wala na siyang pang-harass dito, kaya ganun katapang si solo eh. And then Pasha. Binablock lang niya yung creep kasi kailangan na kailangan yan. Saka, siguro siya yung unang yayaman dito. Kung hindi siya, ano, mamamatay dito kay PPD. De, saka, alam niya kasing walang ano eh. Oo, nabigyan si Solo doon sa bottom lane. Nakulitan na. De, nag-level 2 kasi. May araw pati Starstorm na yun eh. At PPD, eto. Ikot-ikot lang. Beyblade technique. Pasha. At, yun nga. Makakalamang si Pasha dito ng gold. Yung kanyang kasing, yung ganyang ginagawa ng Axe, usually, pag alam niyang walang pupunta sa kanya, yung hindi siya ipapunish, talagang i-maximize niya yung ganyan eh, yung kinakat yung clips eh. Kinakat yung clips. Oo. Walang pupunta sa kanya eh. Yung Mirana lang ang pwedeng pumunta sa kanya, kasi hindi naman guaranteed yung arrow. So, medyo talagang sobrang komportable para kay ano yun, para kay Pasha. Nasa ano eh, parang nagdadalawang easy print si PPD kung i-go-go ba niya si ano, Pasha. Wala. Pero masakit kasi yung ikot eh. Double style shield. Yan na, sobrang bilis ng level oh. Level 4 agad. Pwede na niyang bilhin yung Ring of Health para dun sa ano, regen niya. Kasing level niya lang yung mid nila eh. At Roger naman dito. Right clicks lang dun sa tower. Ace nasa likod lang ng tower ah. Pili ko hindi naman niya maaaras yun eh. Kasi masakit din yung draw ranger. PPD binantayan din si Bata. Nako, no one. Dikay-dikay lang muna sa kay no one, ha. At pasha dito. Ayun, 29 and 0 na agad. Tama yung ano natin. Ito na. Nag-switch na. Fata. Kala ko kasi, papabayaan na naman nila yung draw ranges sa top, eh. Kasi wala na mangyayari na naman sa kanila nun, eh. Mahirapan na naman. Pero ito yung parang recipe talaga ng pagkatalo, eh. Yung Axe na sobrang Axe. Yaman, 5 minutes, 6 minutes, vanguard na yan, eh. Oh. Tapos mga 11 minutes, dagger na yan dagger eh. Na. Yun yung talagang, alam mo nang patalo kayo pag ganun eh. Tapos wala pa naman kayong burst damage na pampatay sa kanya once naman naka-vanguard siya. So, eto Roger, right clicks lang, timber chain, fairy fire, naku po! Roger! Papasukin nga doon ni Tropang Vata. At 2-0, nakalamang agad yung NIP for the early game. Pero yun pa rin nga yung ano, yung Axe na wala pa rin nakakapigil. Oo, wala nang nakakapigil. Binantayan rin kasi ni PPD yung ano, yung draw ranger eh. So, wala nang tumitingin sa kanya. Roger, nandito sa pit ng Roshan. Solo, nabigyan na naman. Oo. Malamang shackle into Starstorm or saka masyado makulit eh. Eto, PPD. Nag-iisa, body blocks coming from Roger. Oh. And kukunin lang ni Roger yun, ha. In-expect ko nga na magpapadenay siya dun sa ano, eh. Naku, out lang muna. It's like, kaso may Starstorm dun. Oo. Oh. At 1-4 yung score. NIP, gustong bumawi. Gusto ng game number 3. Mm-hmm. Pasha. Battle hunger dito kay Ace. Naku, nagkabigay na. Soul Rip pa nga dito para sa sustain. Pero six Ace, now. Nabigyan ng palakol doon ni Axe. Vanguard na. Vanguard minutes. Na, 5 minutes. Oh. Diyos ko po. Ayun yung nangyari. Arrow. Okay. Last the right clicks. Yung first blood natin kanina. So yung namatay si Slark, malamang nauna yung arrow dun eh.
Kasi yung pag-check kay Mirana, medyo 10 seconds na lang yung cooldown eh. So malamang nauna yung arrow, the shackle, power shot, starfall. Ramses, right clicks lang. Hindi niya iniinda yung ano, yung sakit ah. At PPD, talagang babantayan yan siguro hanggang mag-level 6. Ito yung shackles kay Ramses, hindi na makakatakas doon, mind control, binibigyan ni Solo, pero malambot yan, wala rin nga output damage na todo-todo. At 2-5 yung score, halfway for first 10 kills itong NIP. Sobrang pressured dito yung Virtus Pro ha. Pero kung isipin nila yung Virtus Pro, chill lang yan eh. Sige, okay lang, mamatay ka, ano, si Slark, okay lang, mamatay ka. Yung Axe kasi yung magdidictate yung talaga laro eh. Initiator din kasi. Plus, sobrang yaman yan eh. 62 and 0. At, eto si Fata, naiikutan lang niya. With the battle hunger. Whirling Death pa nga. Fata, pinapasok sa loob. With the battle hunger nga ni Pasha. Eto na yung tropang Wind Ranger. Para naman na sumama doon kay Timberso. At natakot din. Takot din eh. No one with the dragon form, dalawang bracers. Makunat na pare. Alam niya rin na wala siyang magagawa doon kay Axe. Eh. So parang ano lang, para lang hindi pasukin na si Timber. Ayan, puno na naman yung buhay niya. Oo, sobrang ano eh. Parang magano ka lang, tatambay ka lang sa isang gilid. Tapos magre-regen agad. Yun no. Thank you very much sa tropa natin ano ah, TD diyan ah. Kay Boss Joma. At eto 2-5 agad yung score at let's see. No one nabibigyan ng Frost Arrows. At eto ah, mawawala na rin yung Dragon Form niya in any second. Pero si pinon yung HP ni Dragon na ito, 1.3k. Grabe with the bracers. Paano papatayin niya ng ganyang Oh, may pitada si Roger pero may Icarus Dive yan ah. Starstorm. Sustain lang nung Dazzle. Solo and Ramses dito. Leap out lang muna si Mind Control. Nakapag-stun pa nga doon sa Phoenix. Oo, kasi pag natalanan siya ng Slark, hindi talaga siya makaka-leap out eh. Pero play safe lang. Play safe lang si Mind Control. No one eh. Sobrang unat. Hindi niya naininda yung sakit. Kahina pa yan eh. At Axe. Of course, mayaman na mayaman. Oh, malamang pa-dagger na yan. Pero siguro, 8 minutes. So, may nagintay pa tayo mga 2 minutes dito, 3 minutes. May dagger na siguro. Oh, highly likely, dagger na yan. Once na mo yung dagger, initiate team fight agad yan. Oo. Eto, Saksa. Mag-Blightstone siya. Yan siguro yung item niya ng level 1, Blightstone. Eto, Shackles, Starstorm with the... Naku po, may stun pa nga doon si Solo. Laging kukunin yung support doon eh. Oo, hindi na makapwesta ng mga si Solo eh. Hindi, wala rin kasi lang vision doon, so... Ramses. Eto, nag-iisa. Pero may Dazzle dito ah. Naku, Shackles! Sustain with the Shallow Grave then. Ramses, lalaban ba yung Tombstone ng inuuna? Eto na rin yung Axe. Kaso Ramses, mamamatay dito. PPD, naipit sa 3 lines. With a power shot pa nga dito ng tropang Wind Ranger. PPD with a battle hunger dito. Pasha. Uy, naku po, PPD. Mamamatay pa rin. And Roger also. Of course, Ace. 2-4-2 trade ang nangyari doon sa engagement na yun. Magkabilang sides. DD yung DK eh. With the shackles and arrow. Nako, Solo. Nakukuha na naman. Eto pa nga yung Mirana. Leap out pa. Axe. Eto yung battle hunger. Dagger na si Pasha. Kaso wala siyang cooldown yung calling blade niya. At saka hindi rin nag-counter helix eh. Windrun lang. Parang hindi siya makuha. Pero may blink dagger na pare yung Axe. 9 minutes. Na-expect natin 10 eh. 10-11 eh. At Ramses ha. Kailangan niya makapag-farm dito pare. Nang maayos. De, ito na yung moment ng Virtus Pro. Since dagger na yung Axe, dito na yung tempo nila, dito na talaga papasok eh. Kung paano nila ma-maximize yung early dagger nito ni Pasha. Saka malayo yung gapo. Nasa 1-7 or 1-3. Kahit shutdown yung Slark ni Ramses, makakabawi yan eh. Basta makagawa ng space si Pasha eh. At tingnan natin, Timberso, yung sabi natin kanina ng ano ah, kailangan na mag-outstand para madala dito yung NIP.
Oo, pero since lumipat siya sa top lane, medyo ano eh. Eto, baka siya binibigyan dito. Ikot-ikot, Beyblade technique lang. Uy. At may sustain pa nga doon, baka siya. Oo, tatlo na. Shackles sa kanya. At out lang si Basha. Meron pa si Solo dito. May no-one naman na susubaybay sa kanya. Timber Chain at Solo will fall. May Dragon Tail dito. Ito na yung Dragon Form kay Tropang Fata. At Timber Chain out. Ito si Roger. Medyo malambot ha. Breedfire. Fata will fall. Si Ace pa nga ang gusto ng Dragon Knight. Roger din. Binibigyan si Saksa. At Saksa tatakbo lang with the Icarus Dive nga dito ni Roger. Saksa. Naku po. Ito na yung Supernova. Saksa. Makapag-win run lang pare. Oo, pero ano, nabigyan si Axe doon. Kaso nga lang, namatay din yung Timber. So, parang close dan, close lang na yung oo, parang match lang yung nangyari doon. PPD, ito yung harassment sa kanya with a Moonlight Shadow. Uy, Icarus Dive, pero may detection. Arrow will not connect. And mamamatay si PPD doon. Nakakuha ni Ramses ngayon yun. At mind control, makikita ba si Roger? Hindi na kinuha ni Pasha yun. Binigay na kayo na kay Ramses. Hindi niya na kinaling Blade. First 10 kills makakuha ng NIP. Pero ito yung Shackles doon sa Phoenix. May Icarus Dive ba? Wala. 17 seconds at Roger. Lalaban na lang siya eh. Mamamatay din naman. Na-shackle pa siya doon. Yun na yung huling puno eh. Oh. Na pwedeng pagsakailan sa kanya eh. Naswertehan pa nga yun ni Saksa. Mind control. Ito yung call. May leap. Isang charge. At Starstorm leap. Wala, makakatakas lang si Mind Control dito. Nandito na rin si PPD. At Arrow, hindi rin mag-connect. Oo, may napatay kasing creep siya na eh. Si Mind Control na nag-Starstorm siya eh. So medyo nawala yung Battle Hunger doon. At PPD ah. Nako. Uy, Asim. Uy, Starstorm. Wala eh, sabi niya, makunat na ako pare. Oo, medyo bibigyan ko kayo ngayon. Kung wala yung Timber, hindi siya kaya patayin eh. Oo. At Ramses ha, free farm lang, farm lang ng farm. Hangga't sa maka-item siya. Ito, pag tingnan mo naman yung item ni ano ni Noah, magre-radiance. Naka-queue yung radiance. Uy, may nabigyan. Ako si Ramses yung nabigyan doon. Eto na yung Dragon Tail, Timber Saw, Whirling Death with a Breedfire pa nga ni Noah. Si Saksa ang gusto nung Dragon Knight, also si Solo. Whirling Death lang muna si Fata, Timber Chain, Saksa. Mamamatay pa rin si Saksa doon, no one. Ito pa yung weave doon kay Fata. Timber Chain out lang pare ng kasagutan. Kaso andito si Pasha. Na-call pa nga doon yung Timber. So Fata transfer na stun pa nga siya with the silence pa nga dito. Nako, tatlong na silence doon ha. Starstorm sa Phoenix. At Roger will fall. Tumatakbo pa nga yung NIP dito. Ito na yung TP yung dying. Pero si Ramses nandito na. Double call. At naku po, na-silence pa nga si Ramses dito. And mamamatay si Mind Control with a tombstone pa nga ni PPD. Ace also, mabibigyan doon. PPD na sa 3 lines lang. Hindi nahahanap ha. Pero mukhang lalabas na ata, makikita. Ayan, Russian Dotto. Papasukin yan. Pasok. Papasok. Ipasok mo, papi. Kaso nga lang. Wala, malayo na. Chimil na sila. Okay na yun eh. Dami lang na patay doon, no? Saka nag-react yung ano, yung nip doon. Tatlo ata nag-TP or dalawa. Malas nga lang to si Roger eh, kasi pag i-cross dive niya, tinamaan siya nung arrow. So siya yung na-burst, imbis na yung makakampi niya. Kasi kung nakapag-egg pa siya doon, ibang mas lalo palalo pa para sa kanila yun eh. Asa, ito, 10-14 na. At Axe pa rin yung mayaman dito pare at yung Dragon Knight. Saka yung Timber kasi, yung sinasabi mo kanina, tama naman yan. Kung talagang masunod-sunod niya yung parang sumabilis ng network niya, makakuha agad siya ng mga first item. Talagang siya yung magdidictate din ng laro. Kaso nga lang, lumipat siya ng lane eh. Bumot siya sa top eh. Kaya medyo bumagal yung farm niya ni Fata eh. Going for Maelstrom itong Windranger pare. At Fata. Nasa 3 lanes na. Blade mill na tayo Ox eh. Or ano. Tingnan natin mamaya pare. Kasi ang naka ano siya ngayon, naka-key siya ngayon sa ano, isa 4 stop eh. So pwede ring 4 stop na lang bubuhay niya instead of play mid. Okay rin naman. 700 na lang for Sacred Relic ah, yung Dragon Knight natin. Medyo malapit na yan, mag-farm lang muna siguro. Ito na yung smoke from Virtus Pro. So malamang pupunta sila sa nako, si Mind Control lang makikita ni Ramses. Arrow will not connect. Oh, tama. May Moonlight Shadow pa. Nagtatago-tagoan sila dito.
Nakakita ngayon si Bata. Tatlo to ha, with the sunray pa nga ni Roger. Timber chain out lang. Pero may e-cross dive doon. Ito pa yung egg. Nakuha yung bounty, okay lang. At Fata. Naku, nasusunog ng battle hunger. Pero on the other side, naku, yung DK pinagtitripan din doon. At mauuna pa nga makukuha si No One. And Fata, makakapag-timber chain out lang pare. Oo, pinagpapanasi si DK doon sa, sa malapit sa Roshan. Di, nagkaagawang kasi sa bounty eh. Pero pabor pa rin sa Virtus Pro, nakatatlong bounty ron sila eh. At okay lang yun siguro, no pare? Na nakuha lang yung DK. Yun lang, namatay yung DK. Pero at least nakatatlong bounty ron sila. Kaso, yung si, nabuhay pa eh. Si Fate eh. Yung Timber. Kumapit yung reactive armor eh. At saka, ito pa siya. Ito, gulo ha. Kanina, 4 stop. Ngayon, Blade Mill na naman siya. Pero Blade Mill naman kasi talaga dapat eh. Since Blade Do Ranger plus Wind Ranger, Mirana, puro physical eh. And medyo malayo pa yung Blink, ay yung ano niya, pare. Yung Blade Mill niya. Oo, pero at least siya pa rin yung top network natin. At Mirana dito. Yeah, Yules na. Yules to. Yules pala. At magkakakita pa sila. I-deny pa sana yung illusion rin, pare. Alam niya naman kasi hindi niya makukuha eh. So, deny na lang. Tapos nakakuha pa nung Axe. At Fata dito sa bottom lane. Gusto niyang bumawi eh, ng kanyang farm. Going for Bloodstone. Yun din yung maganda sa illusion ni Axe eh. Di ba yung normal na illusion? Mm. Since illusion nga siya, may na yung, yung outgoing damage, di ba? Pero since yung Axe, yung skill kasi niya yun eh, yung skill yung napapakinabangan ng illusion niya eh. So, parang buo pa rin, full damage pa rin eh. Oh, yung counter helix eh. Oh. So. At pa siya, gala-gala lang muna pa. Gusto niyang umahanap ng makukuha niya eh. So, medyo 800 or 900 pa. Bago pa yung blade mail niya. Fata. Ito, compared kanina, tingnan mo si Ace ngayon. Medyo second to top network. Parang 300 lang yung difference eh. Medyo okay yan. So, tingnan natin kung ma-maximize ba nila yung ganyang network ni Ace. No One dito. Paragents na pare. At sakit yan eh. Lalapit ka lang dun sa NIP plus the Dragon Form. Masakit na masakit pare. At Ramses, Shadow Blade na dito. At going for Echo Saber. Pero kahit ako sa kung ako tatanungin mo yung DK na naka first item Radiance. Parang yan eh, sobrang confident ni Noah na kaya ni Pasha mag-initiate sa early eh. Kasi diba, alam naman natin DK either Blink Shadow Dagger. Blade or Blink Dagger, tas medyo gagalaw-galaw, diba? So, yan wala na. Talagang pa-farm na si Noah. No mga talagang alam niya na kaya ni Pasha yan. Oo, mamaya na ako, pa-farm muna ako. Dalawa sila nila slurk na pa-farm eh. Yung Slark kasi kahit naka-Shadow Blade, pa-farm pa rin yan eh. Siguro next item yan after Rage's BKB. Oh, mga ganun na. Or yun na, balik na ulit siya dun sa initiator na items. At Ace ha, going for Hurricane Pike na dito. No, mayaman din si Ace. Kaso nga lang, yun nga yung problema niya mamaya. Kung paano siya iiwas dun sa Axe, sa Slark. May DK pa mamaya. Jump Brothers. Oh, wala kasing pang save sa kanya eh. Itong lineup ng Nip. All in to eh. Wala naman sa save sa kanya eh. Kung mahuli siya nung Axe, wala na. Finish na talaga. Ace, may detection coming from solo. Ha? Nakita ni Ace yun. Nanilabag niya yung sentry ward. Maingat din si Ace. Wala, nakita rin si Ramses eh. At Fata yung pronta dito. Paunat na sila. So imagine mo, DK na may Dragon's Blood. Dragon armor, tas may weave pa. So, sobrang mga 50 kunat. Armor siguro niyan. Mga ganun. Walang titibag dyan. Oh. Plus, yung Axe pa, no? Sobrang kunat. Taas na ng pataas. Radiance na, yung Dragon Knight. Eto na pare ko, yung Dragon Knight. Nag-dragon form na dito. Fata, sumusubok lang ha, with a breath fire ni No One. Sakit to. Chakram lang. Halos kalahati agad yung buhay ni Fata dun. No One, nangungulit lang dito. Is tier 1 tower eh. Mind control, arrow, hindi magkoconnect. Pero yung Axe, pumasok na dun sa Undying. Pero masasabol doon yung Phoenix. Malas. Egg na lang. Eto yung Breach Fire. Doon kay PPD. Naku po, may shallow grave doon kay Phoenix. Pero nabasag nga yung tower, pare.
alat ni Roger, pero ano ha, buti nandun si, si Solo para i-grave siya. Muntigan pa yun. Wala sana silang pang-initiate mamaya. Ramses, Chakram dito. Talon lang si Ramses. Medyo ano pa si Ramses ngayon. Farm-farm muna. Double damage yun. Makakuha na ace. Masakit yan ha, with the aura. Oh, wala natin kung ano plano nila dyan sa DD na yan. Either mag-farm lang naman siya. Or mag-engage sila. Kaso malayo eh. Mag-farm lang din kasi yung Virtus Pro dito pare. Pero eto pa siya. Gigil na gigil eh. Para maklose na nila yung series. Hindi, maganda naman dyan sa Yules na item ni ano. Kaso mukhang i-go siya dito. Eto na nga. Uy! Uy! Nagbintis pa yung cooldown pati yung Blink Dagger. Solo. Nababody blocks. Uy! Napakasakit na Whirling Death. Eto yung Sunray. Icarus Dive pa nga. NIP. Nagro-Roshan na. Naku po! Roger will fall. Also PPD. Ramses tumatakbo lang. Binablock lang nila yung Roshan na parang hindi makuha nung ano. Nung Virtus Pro. Breathe Fire with a Kaling Blade doon kay Mind Control. At makukuha nga nila yung ano. Mirana nag-buyback na. Ayaw nila bigay Roshan, pare. Pero ito ha, gustong kunin ng ano, yung Virtus Pro eh. Pero Fata, nandito rin sa Roshan Pit. Nabinyang god ng ano, ng Blade Mail. Si Mind Control doon. Fresh na fresh yung Blade Mail ni, ano rin eh, ni Pasha eh. Pasha. At wala, NIP, feeling ko makakuha nila ito eh. Pero isang magandang ano lang ha, pasok lang ni Noah ulit. Isa kami Dragon Form eh. Hindi parang, hindi rin bibigay ng Virtus Pro yan eh. Pag ganyan may Dragon Form sila eh. Blink Dagger, 750 na lang for Dragon Knight. Nagpa-power shot lang doon para makita yung Roshan eh. And smoke pala sila. Smoke. Ito na yung Dragon Form, sinulit na. Hindi nila alam. Nagpa-power shot. Roger, ito yung Supernova. Kaso masakit yung right clicks ni Ace. Naku po. Ito na si Pasha. Nakuha yung Draw Ranger. Mamamatay si Roger at Ace. At nag-buyback pa nga yung Draw Ranger doon. Nag-shakra pa nga kay Ramses. Pero mamamatay si Mind Control. Solo. Naku po. Nakapag-sustain sa sarili. At back out lang muna yung NIP dito. Silence pa nga kay Ramses. Nira-Lightlings. Kaso nakuha na naman yung Draw Ranger dito. At Pasha. Nakatalon siya doon. Jump Brothers nga. At tatlo. Naku po. Fata will fall. And also si Ace. Na-deny pa nga. Nag-Bloodstone lang. Oo. Nag-Bloodstone deny siya. And ito, undying, mamamatay din eh. Hindi makunat eh. Oo. Yung Bloodstone din ay sana ko medyo napaaga, nahil pa niya sana yung ano eh, yung si Ace eh. Pero mamamatay pa rin yun. Pero at least, di ba, nasulit niya. Sulit yung ano. Nangyari kasi namatay na si Ace, tapos nag-Bloodstone din siya. So, nabaliwala yung heal ng Bloodstone. Pero, yung ano eh, initiation, yung ganda nung ano eh, nung call ni Axe dun sa ano eh. Dalawa. Sa Mirala, saka sa draw eh. Yung one hit na lang yung egg dun eh. Nabasag pa rin naman yung egg, kaso nasulit eh, di ba? At least pa ito paano. Na-defend pa rin niya. At nakuha yung Aegis pa. Ito yung replay. Supernova, ayan. Nabasag na yung ano eh, yung egg eh. Sabay na call yung dalawa eh. Oo. Nabasag pa naman ni Fata, pero yung nga sulit yung dalawang call doon. Ang daming na-peruation na eh. Mind control, namatay pati yung Draw Ranger. Tapos nakapag-shallow grip pa si Solo sa sarili niya. Kaso nga lang, eto. Ayun o, yung call na naman o. Yung call na naman, pasok na pasok. Sulit na sulit yung Aegis. Kasi dati wala lang Aegis si anong dyan eh. Si Ramses dyan Ramses. Eh. Yung moment na yan eh. Wala hindi na pa nga yung mamatay eh. Na-call na naman eh. At swabing-swabi pare ha. Ultra kill. Yun o, pag ganyan talaga buhok mo eh. Eh talagang lalakas ka. Oo. Naswertehan pa nga. Hindi pa siya namatay eh. 16-18 at 10k gold lead side ng... Virtus Pro ha, pati yung XP, sobrang laki nung nakuha nila. Oo, Roshan yan, tapos naka-ultra kill si No One. Laking advantage nito. Ito. Going for, yung up next natin pare, TNC and yung... sino matalo? Sino matalo dito. Oo. Yan. Ayan na, Yul's Arrow. Ito, Yul's Scepter dun kay Solo, power shot, at yun lang ma, mababurst down si Solo dun, pero ito. Nako, patay din si Saksa, nagkabigay na nga. Yun yung magic ni Solo eh, yung mga ganong moment. Yung mababaliw lang. Mapipitas tapos siya, tapos may kapalit na sobrang sulit. Eto yung Tombstone, Icarus Dive, may Supernova pa nga doon. Mag-connect doon yung arrow kay Ramses. Mayroon may double damage siya. Also yung Aegis, nag-connect yung egg doon sa undying PPD. Soul Reap sa sarili, kaso nga lang mamamatay siya, makukuha ni No One. Tier 3 Tower, ginugaw na nga dito, may Starstorm pa. May Dragon Tail din doon kay Mirana.
wasak ata dito. Pero nakapag-lip ha. Uy, uy. Naku po. Uy. Sayang. Balilanger. Hmm. Hindi mamamatay pare. Sayang yun ha. Tatlong talon na ata yun eh. Kaso hindi niya pa rin matadatch yung normal attack. Siguro medyo malakas-lakas yung normal attack. Patay pa siya eh. Uy, araw ha. Hindi mag-onic. Chakram lang para ma-def dito yung ano. Ma-out zone lang. Pero ito na naman yung talon. Doon sa Windranger at Ace. Draw Ranger pala yun. At Breach Fire naman. Ace, mamamatay dito. Oo, oh, sunog. Swabing-swabing lang for Ramses yung talon niya kay Saxa. At Saxa will fall. Nag-buyback agad si Saxa doon ha. At ito, Timber Chain lang muna si Fata. Mm-hmm. Breach Fire with the Dragon Tail. Ito oh. Pa nga Ramses. Masakit si Ramses. Double call, mamamatay si PPD and mind control. Uy, body blocks. Naku po, body blocks coming in from no one. Breach Fire pa nga dito. Grabe si Pasha. Kaling Blade, ultra kill si Pasha dito. At team wipe doon yung NIP. Barracks will be exposed. Gusto nang tapusin ng Virtus Pro. Dahil TNC na daw yung susunod pare. Oo nga, si Pasha medyo na yung performance ngayon. Monster performance sila. Ni Pasha. Either isang kahit isang hero lang yung makul niya. Ano pa rin eh. Ganda pa rin. Pero dito puro dalawa, tatlo. Nagpop na yung Aegis pare ah. At mabubuhay na rin yung Mirana. Medyo babak lang sila dito. Out muna. Laki sobrang lamang na yun eh. So masim din kasi ito si Ramses. Bumili pa ng BKB dun sa ay mukhang babalik sila. Uy, babalik pa nga. Dahil may dragon na form doon. Ito yung Supernova. Walang kumakabot doon sa itlog. Gata. Ayun na. Yun! Sasabog yung Supernova doon. Mind control. Mamamatay. Hindi pa buhay yung ano yung draw, yung Windranger dito. Ace mabibigyan din ata. PPD. Mamamatay din. Si Ace dito. Dalawa sila. Isa na lang. Naku po. Timberso. Si Fata. Binibigyan ng right clicks dito. And Fata will fall. Monster kill dito si Pasha. Yung Tier 4 Tower na lang ang bibigyan. At Fata, nag-buyback pa dito. GG na. At Windranger, GG will be called. Na sa side back ng NIP. Mm-hmm. Swabing-swabi yun, pare. Oo, na fake back sila doon. Kinulong sa ano eh. Kinulong sa isang kamot yung itlog eh. Oo, sa isang hit na lang eh. Isang kamot na lang. Isang hit na lang. Basag na sala ni Ace eh. Kaso, nag-connect pa. Oo. Ayun na oh. Hindi ba lang ang asul buhok mo eh. Swabing-swabing lang, parang wala nangyari, no? Oh, hindi. Yung nga, sabi ko naman sa'yo, di ba? Early pa lang, ganyan yung recipe para matalo kayo. Payamalin nyo yung axe ng kalaban. 5 minutes Vanguard, 9 minutes Dagger. Ano gagawin nyo, di ba? Tapos Blade Mail pa yung sumunod na item. Maganda nga sana yung ano eh, yung item selection ni Mind Control eh. Kasi ano yun eh, dual purpose eh. Pwede mo siyang pan-setup ng arrow, pwede mo rin siyang pang-yul sa axe pag tumalon yung axe. Kaso, too late na eh. Ang yaman na ng Axe eh. Saka may kakampi na siyang ganun kaya haman yung DK, Miss Lark. Oh. So kahit heals mo yung Axe, wala na. Doon na yung dalawa pa eh. Plus ang ganda nung ano, laging talon ni ano ha, ni Pasha doon. Laging dalawa o tatlo yung nakukuha. Yan. At yun. So after, hindi, mag ano muna ano. Hmm. So TNC, saka NIP ang maglalaban. Na-expect naman namin na NIP talaga yung ano eh. Yung kalaban ng TNC. Oh, saka syempre para sa akin, para sa ating mga Pinoy, mas pabor 'yun kaysa LGD yung kalaban nila, di ba? So mas mataas yung chance na maka top 4, di ba? Top 4 pa sila, no? At alis muna ako si Makay na mapalit sa. Ito na, ang iniintay ng lahat. Si Kike. So ayun nga, sinalubong ko sila Ramses eh. Wala si, babalik sila ko yun, pero pinuntahan muna nila sa training room. Saan yung chat? So, nagkita ba kayo ni Baby Ramses mo? Oo, nakasalubong ko dyan sa baba. Tapos ang sabi sa'yo? Hi, congrats. Sabi ko ganon. So, sila ko yun, Nick, saka si Alo, pumunta sa training room ng TNC. TNC. Para mag-interview ata saglit or kukuha lang some video. Keme root. Kalaban ng TNC is NIP. Next na agad, di ba? Oo, oh, next. Siguro na. Pero may break pa yan. Pero hindi naman ganun kabilis. May break ng konti lang. Anong nangyari doon? Sobrang si Pasha, nag-ganun ng biceps. Dahil Pasha biceps kasi ano yung player sa CSGO ng ano eh, ng Virtus. Sobrang yaman nga niya eh, no?
yun nga yung pinag-usapan nga namin ni Paul. Saka ikaw, alam mo naman yun eh, na pag sobrang yaman ng Axe, 9 minutes, Vanguard Dagger, ano pa yung expect mo? Sobrang bilis eh, sobrang galing ng mga talunan niya eh. Yun pa, either isa o dalawang core yung nahuhuli niya lagi, hindi sumasablay. Lagi siyang ano on point mag-dagger. Oo, yun. Sa screw yun. Kinilig ako, syempre ako kasi Ramsey. Sabi ko, hi, congrats, yung ganun. Sa lubong sila dyan eh, sa baba lang sila. Masharap. Pero yun na nga, mas okay nga rin nanalo yung VP dito eh, para sa akin. Oh. Kasi pag natalo yung VP tapos TNC mga kalaban nila, parang medyo hirap sila eh. Oh, 50-50 yun, or baka 60-40. Guys, first, ano lang to, first day lang tong ganito na naka-polo sa loob. Bukas mag-t-shirt na lang ako. Bukas magde-dress na si Makay. Bukas magde-dress na ako. Mm. Nandito yung, pinapupunta namin yung parents ni Tims dito sa likod natin eh. Siguro nila nakita. Yung ba yung bumati sa atin kanina habang kumakita? Hindi naman. Hindi. May nakita namin sa labas yung parents ni Tims. Ayan o, oh, baby mo. Ayan o, oh, oh, sarap o. Oh. Ayan. Si Noah. Okay lang yan, malakas niya. Malakas. Laro ng TNC after netong break. Siguro mga 10 minutes ata, 10 minutes break. Hindi na, baka 30 minutes nga eh. Kasi 30? Ibang series na yan eh. Sa bagay, oh, papahinga nila siguro. Kasi nakakapunta pa lang ng TNC sa gaming room nila. Sa setup pa yung mga gears ng TNC dyan. Malakas yon si Noah, pero doon tayo kay Ramsey. Mas malakas. Chips Ahoy ba? Hindi naman. Chips Ahoy. Di ba? Bakit? Ano ba? Ba't nila inaaway si Paul? Ano ba meron? Ano ba meron kay Paul? Binabash nila? Hindi, yung first game kasi medyo na si Paul eh. Kinakabahan? Kinakabahan pa. Eh, guys, syempre guys, first time lang mag-cast ni Paul sa ganito. Ano ba kayo? 2 months pa lang siya nagkakasa Lupon, ano, Project sabi nga, Lupon. Sabi nga namin, thank you sa mga feedback nyo. Kahit ganong ka-negative yan, wala kaming pake. But thank you pa rin, you know. Saka yun nga pala, yung dun sa mga FB natin dyan, naka-live tayo sa Focus Fire with Alec and Sean. No? Watch din kayo doon. Tignan nyo yun. Passport duo. Sa Screw. No passport duo. Ganun. Yun. Guys, lahat naman tayo nagsisimula sa ganun. Pero, syempre, feedback pa din yun para mas mag-improve pa si Paul. Pero syempre kasi para sa akin, 2 months pa lang siya nagkakas dun lang sa ano, dun sa atin sa unit nila. Eh ngayon, so, first time lang niya. Oo. Tapos ngayon, first time niya, first major pa. Then yung second game, ano na si Paul eh. Paluna eh. Medyo nagising na eh. Wala lang siyang tubig nung, ano, eh, nung game 1, kaya ganun. Kinabahan lang yun, kinabahan. Babalik yun mamay, bukas. Peng pera, ako nga wala eh. So ano kaya tingin mo dito? Makaka 2-0 kaya yung TNC sa NIP or sila yung masisiro to? Ewan ko ha, kasi si PPD kasi kahit matalo yan, ano eh, hindi yan yung tipong tinatamad eh. Di ba, usually mga Pinoy pagtalo, parang nakatamad na, ganun. Bad mood na, wala na sa utak. Mm-hmm. So ayun nga, andito na si ano, Dito na si Kuya Nick. Sino yun? Ito pala sila. Ayan, meron kaming ano pala dito sa likod. Kamusta ba? How is you? Okay lang naman. Ayun, pinakausap ko yung mga viewers kasi inaaway daw pala si Paul. Ah, talaga? Oo, inaaway nila. Sinong umaaway sa konsyala ko? Ayan o, inaaway nila. Sabi ko kasi, 2 months pa lang siya nagkakas doon sa Project Lupon. Tapos, syempre, first day okay lang yan. Ano yan eh, kumbaga, alam naman nila kung ano yung dapat sa hindi. So, kailangan si Paul makapagadya.